welcome back to my YouTube channel, mga Rabbitero. Ngayong araw na to ay pag-aaralan natin ang mga kadalasang pagkakamali ng mga baguhan sa pag-alaga rabbit. So kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mo matuto sa pag-alaga rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So mga Rabbitero, nandito tayo sa ating rabbitan at i-discuss natin ang mga bagay or pagkakamali ng mga baguhan sa pag-aalaga ng rabbit. So ayan, mga Rabbitero, healthy yung ating mga alaga rabbit, mataba at walang problema, walang sakit. And lahat sila is physically well, walang galis, walang sakit or hindi sila nagtatae. So mga Rabbitero, isa sa mga magandang karakteristik sa pag-aalaga ng rabbit ay ang sila ay hindi po sila ganun kadaling alagaan, pero nakaka-fulfill naman kapag nakikita nating healthy at mataba yung ating mga alaga rabbit. So ngayon, i-discuss ko ano nga ba yung mga pagkakamali ng mga baguhan sa pag-aalaga ng rabbit. So ayun, number one, sa pagbibili ng rabbit ay hindi natin natatanong yung edad nila, hindi natin natatanong kung anong breed nila, at hindi natin natatanong kung ano yung diet or pinapakain sa kanila. So mga Rabbitero, ang sudden change ng diet ng rabbit ay pwede mag-cause po ng diarrhea. So mga Rabbitero, tandaan natin ang biglang pagpapalit ng pellets na walang transition ay nagko-cause po ng diarrhea. So sa pag-aalaga ng rabbit, dapat ay lagi natin tandaan na tanungin natin sa dating owner or sa mga nagbebenta kung ano ba yung dati nilang pellets or yung kanilang diet. Kasi yung sudden change ng diet nila, kuwari, binibigay natin sa kanila ay brand A, bigla nag-brand B without having a transition in changing pellets, pwede po silang magkaroon ng diarrhea. So yung mga Rabbitero, yung pagkakamali ng mga baguhan sa nag-aalaga ng rabbit. Next is yung pagbibigay po ng sobrang carrots. Kasi mga Rabbitero, napapanood natin si Bugs Bunny sa mga cartoons, na yung rabbit ay pinapakain po nila ay ang carrot. So which is not a normal part of diet ng mga rabbit. So medyo mataas po kasi sa sugar content, and pag naparami rin ang pagbibigay natin ng carrot sa ating mga alaga rabbit, ay pwede po silang magkaroon ng upset stomach or medyo masira yung kanilang tiyan. So mga Rabbitero, hindi po basta-basta ang pagbibigay ng pagkain sa ating mga alaga rabbit, kasi napaka-delikado, mabilis na pagbabago sa pagkain, pwede nilang ikamatay. Sudden na change ng temperature, pwede nilang ikamatay. So hanggat maaari mga Rabbitero, ay dahan-dahan lang tayo sa mga bagay-bagay nating ginagawa sa ating alagang rabbit. Next ay ang pagbibigay ng anli kangkong. Ayan o nga, marami nga nagpapakain ng kangkong. Nakikita ko naman sa mga page, mga YouTube channel, na nagpapakain sila ng kangkong. Although hindi naman talaga masama ang pagpapakain ng water spinach, bago natin pakain ito ay ating i-air dry, linisang mabuti, at mga Rabbitero, huwag tayo magpapakain ng anli kangkong sa ating mga alaga rabbit. Bakit? Kasi meron akong subscriber, may kakilala ako, na bumili ako ng rabbit, patulong anong gagawin. Kinabukasan, patay na. Tinanong ko history, pinakain ng sobrang daming kangkong dahil natutuwa daw po itong pakainin. Sa mga Rabbitero, kahit natutuwa tayong kumakain ng kumakain ng ating mga alaga rabbit, ay tandaan natin na ito ay hindi part ng kanilang normal diet. So ayun, unfortunately, nakakawawa kasi lalo na nagbagong alaga ay patay or deads. Next is, hindi po ang mga rabbit ay hindi po sila cuddable-like na hayop. Hindi sila yung parating, hindi dapat sila parating binubuhat, hinahawak-hawakan, kasi napaka-sensitive or fragile po ng katawan ng mga yan, lalo na hindi to pet para sa mga bata. Mga Rabbitero, kasi kailangan ng supervision, kailangan ng nutrition, marami tayong factors na dapat considered sa pag-aalaga ng rabbit. Meron ako nakita, nabalatan yung rabbit na bata kasi yung binigyan, kawawa, since sobra baka nang gigigil. So yun, kawawa naman mga Rabbitero, dapat sa pag-aalaga ng rabbit ay meron silang cages, meron silang tubig, meron silang mga basic commodities, baga kung ano, may bahay sila, merong inumin, may pagkain. So yun mga Rabbitero, dapat ready muna natin lahat ng bagay bago tayo mag-alaga ng rabbit. So yun mga Rabbitero, hindi po ito recommended for beginners na bata. So mga Rabbitero, siguro 12 age
Age of 12 pwede na, pero yung ibibigay natin sa 5 or 6 years old kasi nangangalmot at minsan nangagat rin ng mga rabbit maripitero. Iwasan na rin natin, baka may infection yung bata. Ayun, at baka makagat. So, ayun maripitero, hindi natin basta-basta ang rabbit natin ay tawag doon, binibigay sa bata. So, yun isang mga pagkakamali rin. At next, yung mga pagkakamali rin ay yung nagbibigay nga ng damo pero hindi naman nila na-air dry. So, yung mga repetero, pag basa masyado yung tubig, niwasan natin yung sobrang tubig kasi napaka-common ng pagtatae or pasintabi sa mga kumakain yung diarrhea sa ating maalaga rabbit. So, yung makikita natin, sound konsila, mukhang masaya naman. And okay naman. Next is yung pinagsasama yung lalaki at babae. Maribitero, kung bata pa sila, less than 4 months, pwede pa, pero siguro. Kasi pag binigay mo yung 4 months yan, pinagsama maribitero, mamaya may anak na yung rabbit natin, hindi natin alam. So maribitero, wag natin pagsasama ang babae at lalaki sa isang kulungan. Lalo na ito ay anabutis ng rabbit at ng anak. Hindi natin alam kung kailan ito mga anak. And kung magkaanak man, ay may stress lalo yung nanay kasi nandoon pa yung lalaki. Kinakastan pa siya habang nagbubuntis, which is nakakaano naman, nakakawa, di ba mga rabbitero? Wag natin gagawin yun yung pag yung rabbit natin ay tawag doon. Wag natin pagsasama yung lalaki at babae. Hanggat maaari, pag-iwalay natin mga rabbitero. Maliban na lang kung ispay nyo yung rabbit or kakastrate, which is pwede naman, kaso lang, ewan ko lang kung meron nagkakastrate ng rabbit dito sa Pilipinas, siguro pwede naman. Kasi yun yung pwede natin pagsama pag castrated na yung lalaki. Kasi kahit anong gawin niya, hindi siya makakabuo. And bababa na rin po yung kanyang libido. Kasi nandun po yung mga hormone na kailangan para yung rabbit natin ay kumasta. So yung mga rabbitero, at lagi natin tandaan na dapat minomonitor rin natin yung temperature sa lugar nila. Itong katulad ng dito sa lugar namin, napakalamig itong ating kulungan. Which is meron ng bubong sa taas, may bubong pa dito, and meron pang down or may mga mangga pang nakapaligod sa atin. Which is napakalamig talaga ng pwesto dito, suitable for rabbit raising. So yung mga rabbitero, sa pag-aalaga ng rabbit, hindi po tayo basta-basta. Ayan. Next is, marami kasi mga bawal ipakain sa ating mahalaga rabbit like avocado, which is dangerous. Pagpapakain ng corn or masi starch yun, nahirapan silang dunawin. Pagpapakain ng basang damo, pagpapakain ng mga onion, pati yung kakanin, bawal ipakain yun kasi ito ay mataas sa carbohydrates and pwede mag-cause ng bloat. So ayan mga rabbitero, pwede magkaroon bloat or diastasis. At alam naman natin ng corn, meron tong starch or yung tinatawag na corn starch, which is mahirap tunawin at kadalasan hindi nga talaga natutunaw ng rabbit natin. So ayan, nakikita nyo yung ganda ng ating pure Californian. Punong-puno na yung kanyang markings and yung kanyang tenga, nakatayo na yan. Tapos meron na rin po yan na ear tattoo. So ayan mga rabbitero, next month ay 6 months na ito at pwede nating ibenta at pwede na itong gamiting pampurid. So ayan mga rabbitero, makikita nyo, ayan. Ito yung itsura ng ating Californian rabbit. So ayan, mabilog yan pag ayan. Medyo takot lang kasi hindi ko na masyado nahawakan itong mga tumaribitero dahil nga busy sa pag-aaral rin. So ayan, mabilog sila, which is yung isa sa mga hinahanap ng mga rabbit growers or yung mga rabbit breeder, yung mabilog yung ating alagang rabbit, lalo na yung Californian. So ayan mga rabbitero, hanggang dito na lang ating video. Kung meron pa kayong katanungan, question, or medyo nagugulon ba sa aking explanation, please comment down below mga rabbitero at sasagutin natin. And also, don't forget to subscribe to our channel to be notified and updated every time we upload new video. And salamat sa pag-inig and happy rabbit farming sa bawat sa ating mga rabbitero.